My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Hi guys, welcome to Jalice Blood. Yeah, thank you. Yes guys, my guest ako. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Yoli. Yung vlog na to is kasi maraming Pilipino na gustong mag-apply sa Poland. So guys, ito yung sakit sa iba. Eh. Naggawa ako ng vlog. Panoorin niyo muna yung buong vlog bago kayo magtanong kasi yung iba nakita nila lang yung title, hindi na nila panoorin, magtanong na sila. I-share ko is paano nga mag-apply sa Poland galing Taiwan kasi galing siya ng Taiwan, hindi ko ma re-recommend siguro kung galing Pinas kasi galing siya ng Taiwan eh. So kung sino yung mga Pilipino dyan na galing Taiwan, kung gusto mo mag-apply ng factory worker sa Poland, ito yung gagawin nyo. Interviewin ko lang siya kung anong ginawa niya. So Yoli, diba? Char! Guys, baka nagtataka ka kayo, bakit nandito siya sa katabi ko ngayon. Nandito kami sa Poland. Joke! So, galing ka ng Pinas. Nag-apply ka ng factory worker sa Taiwan. Ilang taon ka sa Taiwan nagtrabaho? Mga 9 years. Diba 9 years guys? So yun, 9 years siya. Paano mo ginawa yung pag-apply sa Poland na nandun ka sa... Paano mo nalaman? Sa kasamahan namin ba? Siya muna yung nag-apply. Inantay namin siya na makaalis. Ganyan siya forever para kung totoo yung ganyan. Oh, kasi guys, kasi madaming scam. Mga abroad ngayon, guys, maraming scammers. Siperahan ka lang kasi hindi ka makaka-abroad. Beware talaga kayo doon. Legit naman yung... Sabi nila, illegal kasi hindi dumaan ng POEA. Galing ng Taiwan, kasi yun ang laging naman nila sinasabi. Pag ang Pilipino daw umalis na hindi dumaan ng POEA, illegal pa rin. Yun ang sabi nila. Pero legal siya nakakapag-palis talaga. Kasi may work. Oo. So pagdating niyo sa Poland, may work talaga kayo. Factory worker talaga, 'di ba? Legit 'yun. Makapag-palis talaga sila. May website kayo. May website. Na pwede kayong mag-apply through online. So, anong website na in-applyan niyo? Sa Artellect Group. Uy, Artellect daw, 'di ba? Familiar ka sa Artellect? Ako familiar talaga ako sa Artellect guys kasi nung nasa Pinas pa ako, nag-apply din ako niyan. Pero nung nasa Pinas ako, mahirap kasi yun nga, wala akong experience sa factory worker. Tapos sila talaga guys, na-approvean sila kasi factory worker siya dun sa Taiwan. At saka matagal siya dun, 9 years. Big points yun. Ito na yung nag-apply. Anong ginawa mo? Alam ko na kasi yung website. Ito guys, ito yung website. Tsaka lagay ko din yun sa description. Just link below. Artellect OFW Jobs Worldwide. I-click nyo lang. Tsaka kayo na mag-fill up guys. Huwag na kayong magtanong sa akin paano i-fill up. Pag nasa website na daw kayo, anong gagawin? Magtanong sila, pwede silang mag-leave message. O kaya pag halimbawa may mga offered na work. Follow nyo din yung Artellect sa Facebook. May Facebook ba yan? Oo, sa Facebook. May website yung Artellect, tapos may Facebook din sila. Kung gusto nyo mag-apply sa Facebook, hanapin nyo yung Artellect sa Facebook page nila. Ito yung Facebook page nila. Gumawa muna kayo ng profile dun sa website talaga ng Artellect, tapos bago kayo pumunta sa Facebook page nila. Tapos yun, nung may available na pwede sa amin, update lang kayo ng updates, Artellect. Message lang kayo ng message. Nagre-reply din ba sila? Ah, ito guys, pag nag-update kayo, nakita kayo ng trabaho. So, pag may nakita kayong, kasi yung Artellect guys, minsan nagpo-post ng ito, may trabaho sa Poland, factory worker, kailangan. So, anong gagawin mo doon? Tatanong mo kung pwede ka. Saan? Doon? Sa website o sa Facebook? Pwede sa ano? Sa Facebook. Ah, so both guys, pwede sa Facebook, pwede sa website nila. Tapos, nagbigay kasi sila ng number, tapos doon na kami nag-update. Tapos nung parang niline up na kami for interview, yun na yun. Okay, so pag sabi mo, pwede ba kaming mag-apply nitong trabaho na to? Pag open pa siya, tapos pwede ka, ayun, ina-line up ka nila. Ano ba yung interview? Web through Skype? Yes. Hindi kayo dun in-interview sa Taiwan? Hindi. Sa through website? Okay, parang offer siya guys. Skype din. Sino yung interview? Yung Artellect muna, yung pinaka-agency. So, kung yun, naka-base yun sa Singapore. Ang main? Mm-mm. Sino yung first interview niyo? Pinoy siya.
Ah, Pinay. So, may Pinay, mga Pinay, ano pala, may mga trabahante na Pilipino sa Artellect. Pinay, Pinay kadalasan, pero may ano sila na mga Polish, mga ganun. Polish. Oh, so, ah, may contact doon sila sa Poland. Mm-hmm. Siyempre, dapat may ano talaga sila sa Poland. So, yung company sa Singapore ng Artellect, may contact sa Poland ng mga company. Si Artellect, guys, nangangolekta ng trabahante. Siya yung nagpo-post sa website, sa Facebook. Nakahanap na siya ng mga nag-a-apply. Si Artellect, sasabihan niya yung broker din ng Artellect doon sa Poland. Mm-hmm. Yung broker na yun na nagtatrabaho sa Artellect doon sa Poland, sila din yung may mga connection sa company with yung saan yung mga company sa Poland na factory company. Okay, nag-over. Yun, gets ko na. Galing ko talaga. So, nakailang interview kayo? Isa lang. Ano yung mga interview? Example? Parang nasa profile mo, sa resume mo. Kung kaya mo yung work, ganyan. Ganito kasi yung ano ng work. Mag-antay ka kung nakapasa ka, ganyan. Ilang weeks bago mo nalaman na ano ka, tanggap ka na? Ilang araw lang yun. Ganyan. Ay, maganda. Araw lang. Kasi nga, 9 years pa naman, hindi mo tatanggapin. Pero kadalasan, araw lang, nag-ano na sila. Mga, sino yung pumasa? Paano mo malaman kung napasado ka? May message din sa'yo. So, anong feelings na? Masaya siya mo. Oh, Europe na eh. Punta ka ng Europe eh. Sa Taiwan ka, 9 years ka na ka nakapulang sa Taiwan. Tapos pupunta ka bigla ng Europe. Factory worker din yung work mo. English ba dun? No. Kailangan mong matuto ba ng mga basic? Siguro. Kadalasan naman matututo ka, pero mga basic, okay na yun. Tanggap ka na. So, anong first na step pa nung na-process ng visa? Ano yung mga requirements? Kontrata namin sa Taiwan. Diploma, certificate of employment. Mga passport, mga ganyan, copy ng passport. Visa mo sa Taiwan, hihingi din. Oo, yung copy. So, yun yung mga example na requirements, guys. Pagkatapos mo napasa, anong ginawa niyo? Naghintay kayo? Naghintay, tapos pag ipaprocess na yung ano namin. Working visa. Ayun, working firm. Oh. May bayad ba kayo? Oo. Magkano yung nagasto niyo sa peso? No. 20, ganyan. Depende kasi sa ano yun. Oh my God. Ang daming nag-ano ngayon, guys. Nag-a-apply talaga sa Poland na galing Pinas. So, ngayon, mas madali kasi daw mag-apply ka galing ka ng ibang bansa like Taiwan, Singapore. Totoo yung sinasabi, guys, na malaking gastos papuntang Poland. Gusto nyong mag-apply, dapat may pera talaga kayo. Bakit ganun ka man? Kasama na kasi lahat doon. Yung process, full process talaga. Oh, yung pamasahe sa'yo. Pamasahe. Kasama din yun. Pamasahe. Tsaka yung pag-stay namin ng Malaysia, pag-antay ng visa. Ah, bakit punta ka ng Malaysia? Ng visa. Doon kami nag-apply ng visa. Ilang araw kayo sa Malaysia? Tagalitin. Kasi weeks. Kasi bago mo, ilang weeks din yun. 2 weeks ata. Bago lumabas yung working visa niyo. Tapos kung walang problema sa mga documents. Paano ba kayo nagbayad? Bulto ba yung pagbayad? No. Ano muna? Kung magkano muna yung gusto mong down payment. Ah, may down payment, guys. Hindi naman para bulto. Hmm. Tapos pag sure na na andyan na yung ticket, lahat. Ticket mo, yung, oo, yung okay. So, gusto mo na eh. Yung bahay naman, kasama na dun sa ano mo, dun sa placement. So, huwag mo muna palang i-full. Hindi pala siya full, guys. Dahan-dahan mo pala siyang bayaran hanggang sa dumating yung working visa mo. Umuwi pa kayo ng Taiwan? Hindi, inabot din kami ng 1 month. Sa Malaysia? Yes. Bakit? Kasi nga, late yung schedule namin. Pag late kasi, mahirap kang pumasok dun sa ano, sa embassy ng Poland. Kasi, Poland sa Malaysia? Ah, walang embassy yung Poland sa Taiwan. Wala. Sa Malaysia lang pala yung ano, yung may embassy sa Poland. So, ayan guys, dapat abroad. Kaya mo nung utang, huwag kang mag-abroad. Yun. Kaya pala malaki yung bayad kasi sila na lahat. Pumunta na kayo sa Poland. Pagdating nyo dun, anong ginawa nyo? Ano, nag-attend muna kami na 1 week. Tapos sa resort ng medical. Pagdating nyo dun, nagpa-medical kayo? Hmm. Pasado naman. Yun, next time. So, paano pag hindi ka pasado sa medical? Another test. Kailangan pumasa ka. Hindi pwede. Ano yung tirahan nyo? Pagkain nyo? Libre din ba? Or kayo? Yung iba kasi libre yung tirahan. Bakit iba yung bayad? Pero sa amin may bayad. Iba-iba kasi depende kasi sa kontrata yun. Pero bago naman pag-alis, alam mo lang kung may bayad o wala. Magkano yung sweldo pala sa Poland? Iba-iba din. Example, iba yung company mo. Mm-hmm. Iba yung company, factory company mo. Iba din yung
Pero sahod. Sakto lang. Mga 30 plus ganyan. Magkano talaga sa euro yung sahod dun? Eh, hindi kasi euro ang pera dun. Slotty. Ang last one naman. Ang slotty. Slotty. Ah, slotty daw yung pera sa Poland. Huwag masyadong green-minded, ha? Yan talaga pagka biggest slotty. 100 euro or 35,000. Ano ba yung oras ng trabaho niyo doon? Mahirap ba yung trabaho? Madali lang. Madali lang to. Mm-hmm. Pero yung oras, ano yung oras ng sasal? 8 hours ang normal. May overtime? Mm-hmm. Minsan may overtime, minsan wala. Pero may bayad yung overtime. Mm-hmm. Ilang years ba yung visa doon? 1 year na. Pwede kang mag-renew. Pag gusto ka ng company, i-renew ka good for ano, another 3 years. Di bali parang 3 years. Okay. I hope na nakatulong tong vlog ko sa mga gustong mag-Poland. Pero sa Pinas, guys, hindi ko talaga alam. Ha? Any questions, guys? Wala akong masasagot kasi hindi ko alam talaga yung pag-apply. Siya yung nakakaalam. Pero ayaw niya i-share yung information niya. Respetuhin natin yan, ha? So, ganyan lang. Kung gusto niyo mag-Poland, sundin niyo lang yung sinabi namin sa vlog. Okay, I think that's all for this vlog. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye. Bye.